Magandang gabi, bayan. Update ko lang po dito sa may sa project ng DPWH sa may Barangay Carbaguan, Naya Road, Imus, Cavite. Yan po, nabuhusan na po ng DPWH ang nasabing hukay. Kaya lang po, mga kabayan, ay madilim po sa parting ito, lalo na sa gabi, dahil wala pong ilaw ang mga poste ng sa mga oras na, sa ng panahong ito, sapagkat nasira po sa bagyo. Ano? Kaya ang ipinangangamba po ng ating mga homeowners na labas-pasok sa subdivision ito ay baka merong mangyaring hindi maganda or ma-sub-sub sila sa project widening na ito dahil meron po nakatusok na bakal. Ayan po, makikita nyo po. Meron po nakatusok na bakal at hindi po sapat ang warning sign na kanilang ginawa, sapagkat ito ay nakikita lamang pagka maliwanag o maaraw, pero sa gabi po ay napakadilim po. Napakadilim po sa parting ito, lalo na sa gabi. Ano po, kung makikita nyo po ang unang video ko na nai-upload ko po, makikita nyo po na hindi sapat ang warning sign na nilagay ng DPWH. So kailangan pa rin po nila na maglagay ng ilaw para po hindi malaglag ang mga homeowner at motorista sa area na ito dahil may tusok po na bakal. Sapat po yan na makadisgrasya po sa ating mga commuters at mga homeowners sa subdivision pong ito. Ayun. Dagdag po ang Maynilad. Ang hukay po ng Maynilad, bagamat reflectorized, ay kailangan pa rin po ng karagdagang ilaw. Ayun po. Kagabi pa ho yan. Unang video natin ay madilim at hindi pa nabuhusan. Ngayon po ay nabuhusan na po ito. Okay po. Ayan. Yun po ang ating update sa road widening ng DPWH sa mga oras na ito. Ano po? Salamat po sa inyong panonood at shout out po sa lahat ng mga taga PTC subdivision na labas-pasok sa subdivision ito na nahihirapan dahil sa kaliwat ka ng hukay ng Maynilad at DPWH. Salamat po sa patuloy na pag-subscribe. Salamat din po sa patuloy na pag-subscribe sa channel kong ito. At kung bago pa po kayo sa channel na ito, ay maaari po kayong mag-subscribe upang updated po kayo sa lahat ng video na aking i-upload. Ayan po. Madilim na po. Padilim na po ang ating paligid. Obserbahan po natin yan. Kung walang ilaw, mamaya kung maglalagay siyang ilaw, mabuti, pero kung hindi, masama. Masama dahil hindi kumpleto yung kanilang warning sign. Dapat maglagay siya ng ilaw kasi madilim ito sa gabi.